So magandang araw ka po ulit. Sa video na ito, mag-focus muna tayo ng outside basketball. Basically, we will talk about po the situation ni Paul Desiderio at ito mga pong paratang sa kanya ng kanya pong ex-girlfriend na si Miss Agatha Overo. So yan po yung pag-uusapan natin kasi of course, ito ay yung pinag-uusapan ngayon talaga ng mga fans, hindi lang mga fans, kundi pati rin na rin po ng mga iba pang tao, lalo na yung mga women's group. Ito ay yung talaga yung main discussion, kabola. Sa mga hindi pa nakasubscribe, kabola, pakipindod naman po yung subscription button. So if you're not aware, of course, kung hindi mo pa nabasa, all started with a social media post kasi ganyan naman na yung uso, diba? So yung mga ganitong accusation, it always start with a social media post. Pero of course, yung pinaka meet po ng accusation is itong listahan po ng mga kamalian na pinaggagawa daw nitong si Paul Desiderio. Now, if you're not aware, ito po siya, yung listahan natin. So, strangle me until I almost threw up. It's very, very bad. Number two, grip my face so hard to cause bruises. Oh, grabe. Punch me using my own hands by grabbing them and using them to him. Hit me. Dito, may kikita natin talaga din na ano eh. Alam mo yun? Alam ni Paul, if totoo ito, alam niya kung ano yung batas. And he is trying to work around it, which makes him even more evil if this is true, diba? So, alam mo, utak ka, alam mo yung ginagawa mo, but you still do it. You know why? Because you are simply evil, if this is true, of course. And etc. Hit my face into a car window, grabe. Kick my body twice, wow. Lock me in a room, telling me I wouldn't live there alive, or both of us would good die. So, grabe talaga. So, napaka-tinde. Inaway po nitong mga accusation na po ito ni tong ex po na kasindahan ni Paul Desiderio Cabola. Now, as usual, ang nangyari po dyan is kinansel agad si Paul Desiderio ng taong bayan or ng mga tao po sa social media. Kasi ganoon naman, diba? Mag-accuse po yung babae, ang agad po na maging reaction of course ng mga tao is papaniwalaan po yung babae. Kasi that is how social media works, diba? Which is in a way nakakalungkot kasi dapat hindi ganun. Diba? Hindi dapat ganun po yung maging reaction. I mean, of course, hindi po pwede na may maglabas lang po ng akusasyon against a person doon sa social media without a proper investigation, without a just po na pag-analisa, pag-tackle doon sa case, kabola. Hatulan na agad ng taong bayan na sama yung tao, na evil yung tao, etc. Diba? That is not a good culture to have. Kasi matitake advantage po yan ng mga masasamang tao. Like, ang isa sa mga nakakatawa dito, or ironic, diba? Maalala niyo si Rafi Tulpo, who of course, very popular po sa kanyang programa, diba? Wherein, yun, parang ganito rin ginagawa nila, wherein they are publicizing yung mga issues. Especially most of them is legal issues, kabola. And then yung tinutulungan in a way ni Rafi Tulpo kung ano yung dapat nilang gawin, etc. Ang main comment ng mga against dito sa programa ni Rafi Tulpo is of course, pineparahan lang daw ni Senador Rafi itong mga tao po na ito. Which is in a way, may truth doon, pero in a way, talaga nakatulong din naman siya. Pero going back, so ang main point nila is dapat daw, bakit dumadaan pa kay Rafi Tulpo? Meron naman tayong justice system, kabola. Like, they are against public trial na ito. Parang ginagawa po ni Rafi Tulpo. Which is ironic in a way kasi ito mga ito, of course, most of them, sila yung mga nakagraduate sa mga matataas po na or mga sikat na mga paaralan po sa Manila, di ba? Hindi naman na natin kailangan pangalanan pero most of them, of course, UIAP school. And now you see, you scan kung sino itong mga nagka-cancel agad kay Paul Desiderio, most of them are graduates from those school. Which is very ironic again kasi yung sa kay Rafi Tulpo they're crying stating na dapat gamitin po yung justice system ng Pilipinas. So, wag kay Rafi, wag kay Tulpo. Pero in this one may nag-akusa lang, nag-post lang sa social media, agad-agad cancel muna agad yung inaakusahan. So wala nang justice system. Kay Rafi Tulpo mag-aask ka ng justice system na gamitin yung justice system ng Pilipinas. Pero kapag ang may akusasyon agad na lumabas sa social media and nag-gain ng traction, di ba? Bigla-bigla, ang gusto mo ulit, i-cancel mo na agad, ikulong mo na agad, bugbugin mo na agad, patayin mo na agad. That is not fair. That is not the right culture to have. That is not the right legal system to have in our country, kabala. Ay, sabi ko nga, kapag ganito po kasi yung sistema,
eh talagang matitik advantage po yan na mga iba sa mapang tao. What do I mean is, nagalimbawa, pag-isip mo mabuti kung gano'n yung sistema. Now, nakakatuwa lang dito, in a way po, is sumagot yung isang kamag-anak ni Paul. Akala nila dati sister pero kasin daw ata. And stating naman dito, which is in a way nakakatanga lang, kasi dito po sinasabihan niya yung girlfriend or itong si Miss Agatha na isa daw siyang gumagamit ng drugs, and then siya din po ay nanlalalaki. Which now means, kasi pag yung statement niya naman daw, hindi naman niya dinedepensahan yung akusasyon against Paul. Ano ibig kong sabihin? Kung hindi naman pala dinedepensahan yung akusasyon ni Paul, parang niya na rin po sinabi na totoong itong mga paratang po against kay Paul Desiderio. Take note, kahit pa totoo yung accusation against kay Miss Agatha, it will not invalidate now yung accusation against Paul Desiderio. Hindi dahil nagdodroga, hindi dahil nalalaki ka o bola, meron na agad karapatan pa yung lalaki na saktan yung babae. It doesn't work that way. It doesn't work that way. So, yun yung nakatawa. So, parang tanga lang itong dumepensa kay Paul Desiderio, diba? Na parang tinutulungan pa niya sa pag-amin na ginawa nga po ito ni Paul Cabola. Ang PBA, naglabas din sila ng statement, this legal total, blah, blah, blah. And currently, in-scrutinize din yun ang PBA, di ba? Sa, lalo na sa mga women's group. Kasi nga po, napapadalas na itong mga problema po ng PBA or mga accusation against PBA players. Of course, it all started with the cheating accusation, di ba? Of course, very popular yan. Scottie Thompson, up to this point, is receiving hate from it, and I think he deserves it if he really cheated, diba? So that will be the negative impact ng kanya pong addition. Pero ang nakagulat dito ngayon kay PBA kasi is bigla-bigla naglabas sila ng statement dito while dun sa tatlong previous instances na may accusation, they are silent. Sino ba yung mga tatlong previous po na instances? Of course, Gio Halalon, Bo Belga, and I think these two happens this year lang, if I'm not mistaken. And then of course, Calvin Abeba. They did not provide a statement for those three cases, and suddenly meron ng statement. Yan ang problema yun kapag yung pamamalakad po ng isang organization is medyo hindi po kagandahan. Dapat dun sa mga instances pa lang na yun, nagbibigyan ng statement ang PBA. And magbibigyan sila. Ang lumalabas dyan, may favoritism. What do I mean? Hindi sila naglabas ng statement against those three kasi big names yung tatlo. And two out of those three are under the camp of San Miguel Corporation, and we all know kung gaano po alakas ang San Miguel Corporation sa PBA. Yan ang problema ngayon. Now, there is an accusation din na enabler daw ng VAWSI or Violence Against Women. Itong PBA, that is the accusation. Which is, hindi naman ako nagugulat na may ganong accusation kasi nga po, ganito yung mga naging moves or action ng PBA. Diba? Ngayon na sila naglabas ng statement. Tapos yung mga nauna, hindi sila naglabas. So, ang ibig sabihin mo yan, pinagtatakpan po ng PBA itong mga violators po ng Violence Against Women and Children. Yun na ba yung ibig sabihin nito? Na enabler po ang PBA. Now, for me naman, hindi pwedeng ganun agad yung conclusion. Hindi mo pwedeng agad sabihin na ang PBA is napakasamang liga, hinayaan pa rin din na maglaro itong mga akusado po ng VAWSI. Here's the problem. Akusado lang po sila ng VAWSI in the social media platform. Now, ibang usapan yan kung itong mga nag-akos sa kanila, ex-wife, wife, ex-girlfriend, etc. E mag-file po ng case. Ibang kaso na po ito. Ito na yung totoo na dapat may gawin ng PBA. Pero without a case in the court, mali po para sa akin na, kumbaga, suspend agad yung mga players, isang tournament, and blah, blah, blah. Kasi again po, pwede rin po itong i-exploit naman ng mga matatalinong mga demonyo. Kabola. What do I mean? Nagalimbawa lang. Magpa-finals. Example, TNT, San Miguel, Beermen. Alam naman natin kung gano'ng crucial po yung paparating po ng finals, di ba? Eh, bigla. Maalala nyo ba yung may ex po si Fajardo? Hindi ko maalala yung Apeliedo. Alimbawa, kinausap siya ng camp ng MVP group. Sabihin, mag-akusahan mo. Eh yung si Pajardo na na sinaktan ka, blah, 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 babayaran ka namin. So dahil may president, halimbawa, na sinususpende agad ng PBA itong mga inaakusahan na po sa social media ng pang-aabuso, hindi kakailanganin din nila i-suspend si John Pajardo.
Eh paano kung hindi nga totoo, di ba? Hindi totoo kasi gawa-gawa lang. Hindi na manipula, na-exploit ngayon yung mga ganun, ang mga action po. Kaya kailangan talaga po na tamang sistema. And the tamang sistema is dapat mag-file po ng case. At doon natin titignan kabola kung may ginawa talaga yung players. Pero yung kasing pagpa-file din na case, it is the biggest proof na hindi lang po gawa-gawa yung akusasyon. Kasi willing ka nang magbayad, willing ka nang mag-undergo ng mahabang proseso just to prove na sinasaktan ka nitong mga PBA player po na ito. And for me, without those, I will not be critical about the PBA, di ba? Kasi, yun nga, very risky yan eh. It's a risky proposition. Although, of course, they should try to investigate then, etc. Pero even with their investigation and etc., without a proper court case, mahirap pa din po yan. Pero we will see kung paano po ang success nitong investigation po na mangyayari po kapola. Now, ito naman po yung statement ni Blackwater, which is of course a good one, so okay naman. It's the proper statement po done by a team. Nakababal sa palagay mo, ang PBA ba ay pinoprotektahan po itong mga kriminal? Kasi again po, ang vowsy po is a crime, kabola, if you're not aware. So, comment na po. So, bye.